let's talk to Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo. Jocelyn, magandang umaga sa iyo and a happy new year. Magandang umaga, Ma'am Karen. Right. Jocelyn, can you give us the state of Filipino nurses today with a surge in COVID cases? Sa ngayon po ay nag-aalala kami sa kalagayan ng mga nurses at iba pang health workers dahil patuloy pa rin po no, ang pag-increase ng mga cases. At ang kaibahan po sa estado natin ngayon ay ang surge po natin ay apektado ang publiko at pati na rin ang mga health workers kasama po ang mga nurses. Kasi sa mga ospital po, karamihan ang maraming apektado ay mga nurses. Ibig sabihin po, sila ang maraming nai-infect. In fact po kahapon, yung nakuha naming informasyon sa ilang DOH hospitals ay patuloy ang pagdami ng infected na nurses po. No? At sa health workers po ay umaabot na sa mahigit 100 tulad po sa Pabella, sa Tondo Medical Center, sa syempre alam po natin sa PGH, no? Halos 400 ang affected. So ang marami po dito ay mga nurses na nagkasakit na. Oo. At are you satisfied sa tinatanggap ng mga nurses, not only in terms of, I mean, the salaries would be a whole other discussion, but yung hinihingi nilang SRA, meal and transport allowance. Sa PGH, nung tinanong ko, natanggap na daw ng almost 100% of them. Sabi ni Dr. Legaspi. But what about your members? Sa ngayon po, hindi pa po natin masasabi na satisfied. Ano? Marami pa rin po sa aming humihingi ng tulong para daw po talagang matanggap nila. Kasi ang malaking bahagi po, kung titingnan natin sa health workers, ay wala pa pong 50% no, ang nakatanggap. So sa mga nurses po, sinasabi nila na hindi pa rin po nila natatanggap ang SRA, yung meals, accommodation, transportation, at saka yung active hazard duty pay, lalong-lalo na po sa probinsya. Yung pong mga nakatanggap, parang sinasabi lang na para lang may matanggap sila, nakatanggap lang po sila ng 227 pesos, 0.27 centavos. For 6 months po yun, no? Sa range ng kung sasabihin po natin yung September 2020 to December 2020, tapos yung January to June, parang napaka-imposible naman po na they worked one day lang sa loob ng 6 months na ito. So yun po ang marami pong nagsabi sa amin na kung nakatanggap man sila ay napakalaking problema po sa kakulangan ng amount. May hindi tama po sa computation na binigay po sa kanila. Kaya talagang nakakaawa po ang maraming nurses na hindi nakatanggap ng deserved na benefits naman. Dahil sila po ang nakaharap sa pandemyang ito. Oo. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito natutugunan? Eh ang dami na kumbaga may ilang mambabatas na naghanap ng pondo para 'di ba remember I think there were a few billions that were released mid last year. Opo. Or para sa kulang na SRA and Yeah. Yan nga rin po ang ating katanungan, yung aming tinatanong. Kasi ang reason lagi po ng Department of Health ay na-download na sa LGUs or hindi po naka-submit ng requirements. Nung kami po naman nag-follow up sa aming mga members at aming mga colleagues, sinasabi nila na ang tagal na po nilang nag-submit ng mga requirements. Kagaya ng sinasabi na meron pong nagkwento sa amin na nag-submit sila ng requirements, ang tugon daw sa kanila ay hawakan niyo muna yan at baka mawala kasi naubos na yung pera. Pag merong pera, so kayo mag-follow up uli at para makuha nyo yung budget. So meron pong mga problemang ganyan. So kailangan po sana siguruhin na makarating po yung pinangako nating budget para sa ating mga nurses at yung ibang mga health workers. Tulad po sa mga Department of Health hospitals, yung meals, accommodation, and transportation allowances nila, ang naibalik lang po ay 30% of the budget. So nananatiling pong 70% ng budget para sa MAT ay hindi pa po naibigay.
Yun po ang kalagayan. Nasaan na yun? Yun po ang aming tanong. Nasaan na po yung budget? It was really allocated, na-release po yung pondo, pero hindi pa po natin nasasagot yung tanong na bakit hindi po nakakarating sa mga ATM ng mga health workers kasama po yung mga nurses. Ano po? Okay. Are you also seeing a number of nurses, number one, resigning? Number two, going abroad. Kasi hiring abroad for medical frontliners, Filipino medical frontliners, has been increasing. You just heard Ambassador Babe Romualdez say that there's 100,000, I think, pending visa applications for nurses to go to the U.S. Opo. Talaga pong tuloy-tuloy, no? Nakikita po natin na tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga nurses sa profession namin at saka sa bansa. Ano po? Kasi wala pong nakikitang substantial or significant, we can say na, improvement po sa work conditions namin, sa sahod namin. At ngayong pandemya po ay napaka-risky, no? Yung buhay ang nakataya sa paglilingkod, and ito nga po yung issue ng shortened quarantine. Nakikita namin to na hindi safe para sa kalusugan at kaligtasan ng mga nurses at iba pang mga health workers. At syempre pati sa aming pamilya, dahil maaring madala namin ang virus sa aming mga pamilya pa din. No? Sa loob ng panahon ng pandemya, ito ay matagal ng issue at lagi namin panawagan sa gobyerno na siguruhin sana ang safety and protection ng mga nurses at iba pang manggagawang pangkalusugan. Kaya nga po, opo. Marami pa rin po ang nagre-release. Ba, ma'am? Do you have the numbers? Would you have specific numbers now? Sa ngayon po kasi ang sinasabi ng mga members namin, pakonti ng pakonti sila sa mga ward at sa mga clinical areas. At bukod sa nagkakasakit po, yung iba ay nagre-resign, hindi na nakakabalik. Mag-o-opt na silang, yung iba po ay pag nag-resign, naghahanap na po sila ng ibang trabaho. Bukod sa, syempre mas mataas po ang sahod, less risky, unlike dito po. Pwede naman po, majority pa rin ng aming mga members, ang aming mga colleagues, ay nandyan pa rin po. No? May commitment pa rin para maglingkod at tumulong sa ating efforts para masawata ang pandemya na ito. Pero patuloy din po kami, habang kami ay naglilingkod, patuloy kaming lumalaban para sa welfare ng aming mga colleagues, ng aming mga members, dahil ang pandemya ay hindi nababago, no? Ang raging pandemic pa rin po tayo, at nakita natin with this new DOH circular na nag-shorten ng quarantine ay nagpahayag din po kami ng hindi pagsang-ayon. Oo. On that note, Ma'am Jocelyn, mag-ingat po kayo, and please just give us updates in terms of yung mga pangangailangan ng ating mga medical frontliners and ating mga nurses. You take care po, ma'am, and a blessed new year to everyone. Happy New Year, Ma'am Karen. Maraming salamat.